Pinagpalang araw po para sa ating lahat at purihin ng Panginoon Diyos na tayo po'y magpapatuloy sa ating seryeng No Regrets, Radical Mindset, Fulfilled Life. Now, alam po ninyo sa ating pong mga kaganapan sa ating paligid, ito pong pandemyang ating nararanasan. Madalas ko pong naririnig ngayon yung mga salitang, uy, wala na siya. Ano nangyari? Anong kinamatay niya? Bakit nangyari ito? Ano nangyayari na sa atin? Sa halip na tanungin natin yung tanong na bakit siya namatay o bakit siya nawala, ano nangyari? Sa halip na doon tayo tumuon, tanungin natin sarili natin ngayon ganito, bakit pa ako buhay? And alam po ninyo, dahil nag-uusap tayo about no regrets, napaka-importante na maalala natin that while we are still alive, habang tayo'y buhay pa, pinapaalalahanan tayo ng Diyos that God is giving us a chance, binibigyan tayo ng pagkakataon na talagang ipamuhay natin itong nalalabi natin mga panahon nang walang pagsisisihan, na walang panghihinayangan, lalong-lalo na sa pagdating ng huling araw, lalong-lalo na sa pagharap natin sa Panginoong Diyos. Kung naalala ninyo sa ating serye, Begin with the End in View. Hangad natin that we would face God and hear Him say, Well done, good and faithful servant. Yun ang ating hangad. Kung kaya't naman, kung mapapansin ninyo, ang mga talakayin natin ay mga stewardship natin sa ating buhay. Stewardship ng ating kaloob, ating kakayanan na binigay ng Diyos. Kaya tayo ay dapat magsilbi because we got talent. Ang sabi ng Panginoon Diyos, yung ating kakayanan o pag-iingat sa katotohanan. Kaya nga sabi natin, we are to be intentional and apply the KISS principle, knowing, internalizing the truth, and sharing the truth. So napaka-importante po nun. At last week, diniinan ho sa atin na napaka-importante yung pong idea ng pag-angalaga ng ating oras. Kasi nga, we don't want to be regretful. Ayaw tayong magsisi sa bandang huli na ano nangyari because yun lahat yan, kaya kwentahin natin sa Panginoon Diyos. Now, baka naman ma-discourage kayo na every time you're listening na no regrets, eh, lalo kayo nagre-regret na parang dami kong pagsisisihan. Hindi, God is giving us the chance to start all over again. Kaya tuwing napapaalalahanan tayo, at least God is telling us what to do para nang sa ganun, handa tayo sa araw na yon. Now, listen to this. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay napakahalagang bagay sapagkat ito po ay lalo ho nating nararamdaman sa gitna ng pandemya. Ang ating pangangalaga ng salapi. Kaya nga ho, no regrets with money. Wala hong dapat tayong pinagsisisihan at paghihinayang pagdating sa ating pangangalaga ng salapi. Now, sa panahon natin, marami po ang nangangailangan. Marami po ang talagang nagkakaproblema sa larangan po ng salapi. Aminin man natin o hindi, ang dami. Mayaman na mahirap, ang dami hong mga alalahaning dumarating. Ito lang ang nakakalungkot. Nakikwentuhan ko lang kayo bago tayo magpatuloy. Meron nga isang mama, laki-laki pumunta sa isang church at para kausapin yung pastor's wife na siyang in charge sa pagtulong ng mga nangangailangan, mga mahihirap. At nung kinakausap niya, talagang gumagaralgal pa yung boses, talagang umiiyak. Sabi niya, di nyo ba nakikita yung mga nangangailangan sa paligid? Sabi niya, kakaaway mga pamilya. The same babae, opo, opo. And meron nga ako isang kilala na pamilya, kawawa, sabing gano'n. Andito lang ka, malapit lang sa inyo. Namatay yung tatay, tapos yung nanay, may sakit, nagugutom na yung anak dahil siyam yung kanyang anak. Lahat sila may sakit, wala silang mapuntahan. At ito pang malungkot, na hindi sila makabayad ng kanilang renta. At naaawa akong makita sila sa kalye, doon na sila matutulog. Wala talaga, wala sila. Talagang mapapalayas sila, hindi sila nakakabayad ng utang. Sabi niya, awang-awa ako. Sabi niya, naintindihan ko po kayo na mawalang galang po. Sino po ba kayo? Ano po ba ang pangalan niyo? Ako yung nagpapaupa sa kanila. Papalayasin ko na kasi sa kanila bukas eh. Nakakatawang isipin na itong mga taon to, alam nilang maawa sa iba, pero sila yung may kakayanan, hindi nila magamit. Bakit? Kasi iniisip pa rin lang kanilang sarili. Hindi mo napansin ngayon yan sa gitna ng pandemya, ang daming tao nanloloko pa ng kapwa sa larangan lang ng pera. Kaya ho, napakahalaga itong usapin natin. Kaya sabi ho ni John D. Rockefeller Jr., napakayaman po na tao, pero sabi niya, ang pinakamahirap na lalaki, ang pinakamahirap na tao na alam ko ay yung taong pera lang ang meron siya. At hindi ko rin makalimutan yung sinabi ng ating kapatid na si Henry C. Jr. sa isang interview
Sabi niya, ang taong mahirap ay hindi yung walang pera. Ang taong mahirap yung walang Panginoong Hesukristo. Yun ang mga bagay na ganun ba? Kasi maraming tao inisip nila, mahirap kami, kawawa naman kami, talaga wala na kami pag-asa. Hindi ho, ito ang dapat natin maintindihan. Huwag tayong manghinayang. Sabi nga nung naalala ko nung bata pa, sabi ng tatay ko, pinanganak kang mahirap, anak, wala, hindi mo kasalanan. Pero pamatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. So hindi mo na alam, ano tama talaga? May pera o walang pera? Now, listen to this. Wala tayong dapat panghihinayangan. Kasi ibang tao, nagkapera ng hinayang. Ibang tao, walang pera, nanghihinayang. On both issues, nanghihinayang. Ngayon, gusto kong turuan kayo sa pagkakataon to, paano hindi manghinayang pagdating sa pera, lalo na pagharap natin sa Panginoon Diyos. Now, listen to this. Napakaraming tao, napakaraming pamilya, nasisira dahil lang sa pera. Alam niyo ba, sa Amerika, sa statistika, limat kalahating bilang ng mga couples, nahihiwalay dahil lang sa pera. Kahit na noong kinakasal sila, ang kanilang pangako, till death do us part. Ibig sabihin, kamatayan lang makapaghihiwalay sa atin. Kaya lang yung death na yon naging debt, naging utang. Kaya ang utang ang naghiwalay sa atin. Alam nyo, ang lungkot dahil ang daming tao, hindi nila alam paano pangalagaan ang salaping pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya ulitin natin, anong talakay natin ngayon? No regrets with money. Now, bakit po ito importante? As I've said, ang hangad ng Diyos, tayo po ay hindi lamang mag-survive sa buhay, kundi tayo po ay maging masaya sa buhay na sa gitna ng ating kalalagayan dito, we are advancing the very purpose of God. Yung ating sinusulong ay yung layunin ng Diyos. Kaya ho, ito po ay maaaring sabihin nyo, ano ba yan? Money management, ano ba yan? Dami ko na nabasang ganyan. Pero pakinggan nyo muna. Hindi lang ito money management. Ito ay mayroong eternal implications. Mayroon pong itong hindi ka lang basta mawawalan ng stress sa buhay, kundi ito po ay paghahanda rin sa ating pagharap sa Panginoong Diyos. Alam niyo po ba na sa Biblia, sinusukat ng Diyos ang ating spiritual maturity sa paghawak natin sa pera? Alam niyo po ba na maging sa Biblia, mas napakaraming talata na tinatalakay ang pera, umaabot ng mga 2,300 mga talata, kung iahambing sa panalangin ng mga 500 talata lamang. Kaya magtataka kayo, bakit? Kasi maimportante ito sapagkat sa Panginoon Diyos, ito yung ating, dito natetest yung ating totoong pagkakalanlan sa Kanya. Kaya ito po, tingnan nyo lang po na mabuti. Ang pera ay sagisag ng yaman. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, just to tell us this, na tayo po ay bilang mga tagapangasiwa ng yaman na yan. Ito ang sabi ng Panginoon Diyos. Sa Luke 16, sabi niya, ang sino mang tapat sa maliit na bagay, sabi niya ganoon, ay tapat din sa malaki. Sabi niya, kung ikaw ay mandaraya sa maliit na bagay, mandaraya ka rin sa malalaki. Kaya sabi niya, kaya naman sinasabi sa inyo, kung hindi ka tapat sa paggamit mo ng salapi, ibig sabihin, madaya ka sa paggamit mo ng salapi, sabi niya ganoon, o ng yaman, sabi niya, sino, listen to this, sino ang magtitiwala ng totoong yaman sa iyo? Now, 99 niyo po ibig sabihin? Now, listen to this, kaya tuloy natin. Now, kung hindi ka tapat sa paggamit ng yaman ng iba, sabi niya ganoon, sino ang magtitiwala para sa totoo mong yaman? Wow, anong ibig sabihin ng Panginoon? Ano mang meron sa atin ngayon? Yan ay pinagkatiwala sa atin, hindi natin yaman. One day, God will give us our true riches. Na sa totoo lang, maging sa practical na pamumuhay dito sa lupa. Kunyari, mga estudyante, kung ikay pinagkatiwalaan ng magulang mo sa salapi para sa iyong pag-aaral at hindi ka katiwa-tiwala dyan, one day, pag ikaw na ang magulang, ikaw na mismo ang may sariling pamilya, makikita mo yung epekto na ng hindi ka mapagkatiwalaan maging sa perang hawak mo na, na sarili mo na. Kaya yun ang malungkot. Kaya sabi ng Bible, look at this, walang sino mang maglilingkod sa dalawang amo. Sabi niya, isa ay dapat mong talikuran, samantalang yung isa ay yung paglilingkuran. Magiging tapat ka sa isa at yung isa ay isasantabi mo na lang. Kaya sabi niya, kaya hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos, listen, at ang yaman. So, yung tandaan natin sa atin, ang bilang natin ng yaman, dami ng salapi.
Kaya dami ng pera. Kaya isipin nyo, sabi niya, hindi mo pwedeng pagsilbihan ang Diyos at ang yaman. Kaya bakit importante yan? Now, paano ko malalaman na pinagsisilbihan ko ang Diyos at hindi yaman? Alam niyo po ba, sa isang pagtuturo naman ng Panginoon Jesucristo, binanggit niya ulit ito. Sa Mateo, ito sabi niya, no one, ganun na naman, serve two masters. So madalit salita, ito yung unang talata at ang kasunod niyan, ito para malaman natin kung tayo nga po ay nagmamahal o naglilingkod sa Diyos o sa yaman. Sabi niya, yaman din namang hindi ka dapat maglingkod sa yaman. Sabi niya, ito, kaya sinasabi ko sa iyo, yan, kaya sinasabi ko sa iyo, huwag kayong mag-alala patungkol sa inyong buhay. Kung ano yung kakainin, anong iinumin, anong susuotin ng katawan. At sabi niya, di ba't ang buhay ay higit na mas importante o mahalaga sa pagkain at ang katawan ay higit na mahalaga kaysa sa damit? Ano napansin niyo? Ang unang test para malaman natin kung talagang ang Diyos ang ating pinaglilingkuran ay ang worry test. Bakit worry test? Kasi yung worry, yan ay nagpapaalis ng ating pananaw sa Diyos. At hindi lang yun. Itong worry na ito, ito ay para kang nagjo-Diyos-Diyosan. Kasi pag nawalan ka ng control, na siyang tanging Diyos lamang ang may control, parang sinasabi mo, ikaw yung Diyos na may control. But if you know God and you're serving God, ang iyong pag-aalala, ibinigay mo na sa Diyos. At ang sa atin, ay ang focus natin ay Diyos. Nagkakandid yan. Yaman din lamang wala akong control, thank God, He has control. Kaya if you want to live with no regrets with money, tandaan nyo itong dalawang importanteng katotohanan. Itong dalawang importanteng katotohanan na ating tatalakayin. Una, God's role with money and our responsibility with money. Ano po yung bahagi ng Diyos at ano yung bahagi natin? Kung ang Diyos ang ating master, pakinggan nyo mabuti ha, then yung kanyang bahagi dapat huwag mong ipagwalang bahala. Sisiguraduhin mong naiintindihan natin kung ano yung pinakabahagi ng Diyos para sa bagay na meron tayo. Pag in-ignore natin ang Diyos para sa ating mga finances, pagsisisihan natin yan ng matindi. Yan ang huwag ninyong kalimutan. Kaya we need to acknowledge His role. Kaya sabi ng Bible, ito ang ating memory verse. For the love of money is a root of all sort of evil. Tandaan nyo, hindi pera ang problema. Ang pag-ibig sa pera. Hindi problema ang pera. Ang pera, bigay ng Diyos yan sa atin. Pinagkatiwala yan ng Diyos sa atin. Yan ay regalo ng Diyos. Now, sa double tanda, sabi ganoon, at yung pag-ibig sa pera, yun ang ugat ng lahat ng kasamaan. At sabi ganoon, yung mga naghahangad ng ganito ay lago, nawawala sa pananampalataya. Napansin nyo? Kaya sabi niya, at itong pinakabahagi na, huwag ninyong kakaligtaan na sinabi ng Panginoon Diyos, and pierce themselves with many griefs. Lalo nilang sinasaktan ang kanilang sarili. Alam niyo po ba, hindi lahat ng mayaman masaya sa buhay. Karamihan sa mayaman na naghamad ng mayaman, limpak, limpak, limpak na salapi. At nalimutan nila ang Diyos. Wala yung Diyos sa equation. Ay nako, punong-puno sila ng lungkot. Punong-puno sila ng grief. And sa totoo lang, minsan mas malaki pa yung kanilang suliranin sa bagay na yon. Kaya sinasabi ng Bible, sabi niya, ang nagmamahal kasi sa pera, sabi niya na hindi na siya makokontento sa pera. Kahit meron ka na, parang more, more, more. Naku, kawawa yun. Hindi ka na nakokontento. Parang hindi ka na nabubusog. Yun ang problema. Sabi niya, kaya gusto mo pa mas marami pang kita. Ano nangyari sa'yo? Yan ay walang saysay. Walang saysay. Alam niyo po ba sa kasaysayan napakaraming ganyang tao? Halimbawa, si Cornelius Vanderbilt, napakayaman, nagpakamatay. Bakit? Ang sabi niya ganito, ang paghahangad ng milyon na dolyar ay napakabigat na dalahin. Sabi niya, walang kasiyahan dito. Si Jacob Astor, kilala rin mga mayaman sa New York. Ano sabi niya? Ako na ang pinakamalungkot na tao sa lupa. Kaya niya, grabe no, kawawa. Ganon din si Henry Ford. Pagkatapos siyang lumikom ng milyong-milyong salapi dahil sa kanyang kotse, na invention ng kotse, sabi niya, mas masaya ako noong mekaniko lang ako. Masaya ako noon.
Bakit? Because they pursued wealth. They pursued riches instead of pursuing God. Kaya nung binalaan ni Pablo si Timoteo na huwag kang magmahal ng pera kasi yung mga tao kahit noong mga panahon na yon, dahil mga Christians pinagpala sila, maraming mga Christians pinagpapala eh. Kasi siyempre nawalan ng bisyo, nagkaroon ng pera, nagkaroon ng sense ng direksyon sa buhay, nagkaroon ng pera. Noong nagkaroon ng pera, hindi sanay, hindi marunong humawak ng pera. Patay. Bili rito, bili yan. Tapos tumaas yung kanyang larangan ng pamumuhay na hindi niya na makontrol. Kaya naging mapagmahal na sila sa pera, nakalimutan nila yung Diyos na nagbibigay ng pera. Kaya ho, importanteng maintindihan natin yung role ng Diyos. So ano yung role ng Diyos? Una, huwag natin kalimutan, God is the owner of everything. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Now, bakit importante yan? Si David, biruin niyo si David, ha? Galing ng parang siyang pastol. Isipin niyo kung nagpapastol ka lang ng tupa at bigla kang naging hari, you might think, ang galing ko mula sa kawalan, from rags to riches, mga ganyan. Ang galing ko, talagang iba ko, matalino ako. Hindi, relax ka lang. Kahit ano meron ka, huwag mong kalimutan na ang Diyos pa rin may-ari. Kaya itong si David, nakakatuwa. Sa ganung kalalagayan, ito ang sabi niya. Pakinggan natin. Yours is the mighty power and glory and victory and majesty. Lahat ay sa inyo. Sabi niya ganun. Maging ang kalwalatian, ang kapangyarihan, galing sa inyo. Lahat, everything in the heavens and earth is yours. Lahat ng nasa langit at nasa lupa ay sa inyo. Sabi niya, your, O Lord, and this is your kingdom. Apansin niyo kay David? Hindi sinabi, this is my kingdom. I worked for it. I made it. No. Sabi niya, this is your kingdom. Sa inyo ito, Panginoon Diyos. Yan ang unang bagay na natin kakaligtaan. Bakit? Una, madali tayo matukso na akala natin lahat ng meron tayo ngayon galing sa ating sariling kakayanan. Yan ay pag-aari pa rin ng Diyos. Maging kay Hagay, nagkaroon sila ng problema sa ganyan kasi pinagdadamutan nila ang Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Silver and gold belong to me. Si God mismo nagsabi yan sa Hagay. Ganun din sa Psalm 24. Sabi ng Psalmist, the earth and everything in it, in the world and its inhabitants belong to the Lord. Sa akin yan. Now, alam niyo kung bakit importante yan? Tingnan niyo. Sa gitna ng pandemya nito, barag sabi, oh, paano ng buhay natin yan? Wala na tayong pera. Wala na, naghihirap na tayo. Ano ang nangyari sa atin? Ayan. Para bagang tayo ang may-ari ng lahat ng bagay. Now, isang bagay maintindihan niyo, pag panahon ng mga nawawalan tayo o mga balikan natin yung idea na si God ang may-ari. Si God ang may-ari. Yan ang example ni Job. Si Job ang yaman. Meron siyang 7 lalaking anak, 3 babae, tapos ang kanyang ari-arian, kasi ang ari-arian noon talaga ang yaman, hindi nabibilang sa pera, kundi sa mga, sa mga alagain nilang hayop. Meron siyang 7,000 tupa, 3,000 kamelyo, 500 yoke of oxen, diba? Ang dami, 500 female donkeys, babae pa lang binilang noon, ha? Hindi pa siya namin lalaki. Eh, sipin yung mga anak lahat yan, 500, dumudoble, at marami pang mga lingkod. Ang problema, si Satanas, ang Diablo, talagang gustong-gusto niyang pahirapan ng tao. Kasi ang isip niya, pagka kinuha lahat yan, hindi na magiging tapat si Job sa Diyos. Eh si Job, napakatapat sa Diyos. Anong ginawa? Nawala lahat yun. Isang araw, lahat, pati mga anak niya, patay. Yung mga hayop, patay. As in, zero property. Wala nang natira sa kanya, kundi ang kanyang sarili, asawa. At anong sinabi niya? Because he knows that God is the owner of everything. Tingnan niyo yung response niya. Job rose and tore his robe and shaved his head and he fell to the ground and worshipped. Ano sinabi niya? Sabi niya, hubad akong pinanganak, hubad din akong babalik sa inyo. Ang Panginoon, sabi niya noon, ay nagbibigay. Ang Panginoon may karapatan din kunin. Na sabi niya kaya, pagpalain ang pangalan ng Panginoong Diyos. Sabi niya, dahil dito, hindi siya nagkasala. Na bakit? Alam niya eh, Lord, kayo nagbigay. Kayo rin ang may karapatang kumuha nito. Kahit hindi niya alam na hindi ang Diyos ang kumuha, kundi yung Diablo. Pero sabi niya, pinayagan ng Diyos, siyempre. Pero, ang puso niya, because he understand that God owns everything.
Hindi lang yan ang ginawa ng Diablo dahil hindi natatalo siya doon. Ito sabi ng ginawa niya. Pati yung katawan, magkasakit na. Ano sagot ni Job? Sabi ng asawa pa, asawa, para makita niyo yung perception ng asawa. Tat, mananatili ka pa rin bang tapat? Sabi niya, sampay mo na ang Diyos at mamatay. Sabi ni Job, ano ka ba? Ganyan natin ha. So, ano ka ba? Sabi niya, kung magsalita ka, para kang kapareho ng mga hangal na babae. Sabi niya ganoon, tatanggapin lang ba natin ang mabuti mula sa Diyos at hindi yung mga masasama? Sabi niya ganoon, dahil dyan, hindi nagkasala si Job. Now, sa pagsubok na to, ang tindi ng pagsubok ni Job, ha? Pero pansinin nyo, dinadala niya yung issue niya sa Diyos. And God showed himself to Job. Nagpakita si Job, si God kay Job para siya, at para siya kausapin. Amazing. Pinakita lang ng Diyos kung paano niya nilikha ang mundo at ano, na pinakita niya siya talaga may-ari ng mundo. Now, tingnan nyo ang sabi ng Panginoon Diyos sa kanya. Sabi niya, sino kayo para singilin ako? Sabi niya, lahat ng bagay dito sa lupa ay sa akin. Sabi niya, sa Job 41. At dahil doon, si Job nagsisi pa sa Panginoon, nagsisi sa ipatawarin niyo ako. Talaga wala akong naintindihan. At tingnan nyo, dahil ang Diyos ang may-ari, hindi naman sinabi ni Job, oh Lord, balik mo na sa akin. Wala, Lord, sa iyo lang ako nagtitiwala. Ibig sabihin, meron na, kayo na, ikaw lang mahalaga sa akin. Ang Diyos, dahil napakabuting Diyos, binalik niya lahat. Total, siya naman may-ari eh. Kaya dinoble ng Diyos lahat ng kanyang mga nawala. Dinoble, binalik ng Diyos. Ninakaw ng Diablo, binalik ng Diyos. Now, remember, kung ang Diyos ang may-ari, Diyos din ang magkakaloob ng ating kakailangan. Kaya sa halip na magreklamo tayo sa manangyari, magtiwala lalo tayo sa Kanya. Okay. Ngayon, pangalawa, di ba't ang Diyos ay ang role niya, hindi lamang siya owner, siya rin ang controller. Ano ibig sabihin ng controller? Ito ang sabi na ulit. Balikan natin yung talata ng 1 Chronicles. Sabi ganoon, we adore you as being in control of everything. Oh, ano itong nangyayari ng pandemya na ito? Wala bang control ng Diyos dito? Hindi. He is in control of everything. Riches, honor come from you alone and you are the ruler of all mankind. Your hand controls power and might, and it is at your discretion that men are made great and given strength. Sino nagpapadakila sa tao? Diyos. Sino nagbibigay ng lakas? Diyos. Now, tingnan niyo po sa Matthew chapter 6, for example, kung may Bible po kayo. Look at the birds of the air. Sabi niya, they do not sow. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aani, hindi sila nag-iipon. Pero yung tatay mo, pinakakain sila. Sa sobrang ating pag-aalala, dahil nakalimutan natin sino may control, akala natin tayo may control. Parang wala na akong magagawa ngayon. Hindi. God is still in control. Look at the birds. Tumingin ka naman sa taas para makita mo na yung mga ibon. Enjoy mo naman yung ginawa ng Diyos. Then you will see how God provides, how God feeds those creatures. Sabi niya, mas mahalaga ka dyan sa mga pinakakain ng Diyos. Mas mahalaga ka dyan. Now, ano sabi ng Lord? Yung bang pag-aalala mo, makakapagdagdag ng isang oras man lang sa buhay mo? Hindi ko makalimutan yung iniwan sa ating mensahe ni Ate Agi or Ate Agnes. Ano sabi niya? Add life to your years instead of trying to add years to your life. Kaya minsan hindi na natin makita yung buhay eh. Kasi we're so worried about so many things. You see, yung faith natin during this financial crisis, pinapakita kung sino talaga si Jesus sa atin. Kaya, is he really in control? Ayan. Ang pangatlo na dapat nating maalala, dahil hindi lamang siya may control, isipin niyo, our God is not just the owner, he is not just a controller, he is our provider. Now, listen to this. Isipin niyo, God controls, God owns everything, and he is your father. Sabi niya, siyang ating ama. Eh sabi niya, kung yung kayo sa lupa, eh yung kayo, pag may humingi sa inyo ng tinapay, hindi naman niyo bibigyan ng bato eh. Pag may humingi na isda, hindi naman bibigyan ng ahas eh. Kung kayo nga mga tatay sa lupa, magbibigay kayo na mabuti sa inyong anak, di lalo pa yung tatay natin sa langit na perfect. Yan. Kaya balikan natin yung talata natin. Kasi sabi niya, riches and honor come from you alone. Lahat ng yaman, lahat ng karangalan, galing lang sa iyo. Now, ano sinasabi ng Diyos? Tapat ang Diyos na Ama. Siya ang nagpo-provide. Yaman din lamang Kanya lahat ng bagay. Yaman din lamang Kanya at Siya may control ng lahat ng bagay. Sa Kanya tayo umasa. Huwag tayong tumingin sa dami ng ating salapi.
tingnan natin yung laki ng ating Diyos. Kaya tingnan nyo ha. My God, sabi nga ni Paul, shall supply all your needs. Lahat, hindi some of your needs, all your needs. According to His riches in Christ Jesus. Hindi ayon sa yaman ng bansa, hindi sa yaman ng magulang mo, hindi sa yaman mo, kundi sa yaman ng Diyos, di mauubos. Na kay Kristo Jesus. Ang tanong lang, na kay Kristo Jesus ka ba? Kung wala ka kay Jesus, wala yung yaman na yon. Because that yaman is only from those who belong to Jesus. Naalala ko po, mayroon pong isang batang lalaki, naghahanda po siya sa kanyang paglilingkod sa Diyos. At sa sobrang desperation niya, bagsak siya, talaga hingi siya ng tulong sa Diyos kasi nag-aaral siya eh, wala siyang pang-tuition fee. Hindi niya mapapagtuloy yung kanyang pag-aaral para sa paglilingkod sa Diyos. So, nag-pray siya talaga, Lord, dahil kayo provider. And ano yung anong amazing? May dumating na cheque, napakalaking halaga, sapat sa kanyang pag-aaral at sa mga pangailangan. Tapos nung nakita niya yung cheque, sobrang tuwa siya. Tapos nung nabasa niya yung date, bigla siyang naisip, ha? Bakit? Matagal na tong cheque na to, pero hindi pa stale. Sabi niya, bakit? Bakit? Biglang bumalik yung saya niya nung nabasa niya yung Isaiah 65:24. It shall come to pass that before they call, I will answer. Ah, sobrang saya niya. Minsan nga, hindi pa tayo nagpe-pray, sinasagot na ng Lord. Amazing. But this is the way we should live. We need to understand the role of God when it comes to finances. Hindi tayo may control, kundi si God. Siya ang may-ari, hindi tayo ang may-ari. Ano ibig sabihin yan? Then we need to keep on abiding in God. We keep on praying. We keep on walking by the Spirit. We keep on meditating Jesus because He's the Word. We need to keep on seeking Him first. Siya unahin natin. Sa lahat ng bagay, huwag yung pera habulin natin. Habulin natin ng Diyos. At hayaan mo yung perang humabol sa atin. O paano mangyayari yun? Diba? Ano sabi ng Lord? Seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. If He is our owner, controller, provider, then follow His ways. Follow, understand His ways. Kaya itong Bible, napakaraming mga instruction about money. Pati sa pagbayad ng tax, tinuro sa atin ng Diyos. Pati sa paano magkumita, tinuro sa atin ng Diyos. It is now up to us to understand that. Kaya anong responsibilidad natin? God wants us to understand the second truth. Ano yung second truth? If you want to have no regrets with money, God's role with money, then our responsibility with money. Now, sa dami ho mga talata sa Bible to teach us on how to manage our money, bibigyan ko lang kayo ilan para lang yung magagamit na natin. Kasi it is now up to us how to learn more. Kaya I'm telling you, if you truly believe that God is the owner, controller, and provider, you better meditate on His ways, on His words. Pag-isipan, aralin talaga natin ang kanyang salita. Huwag tayo makontentong, bahala na. Hindi, walang bahala na. Ang ibig sabihin niyan, makinig ka sa paraan ng Diyos. Kaya nga, kung bilang mga stewards, mga tagapang mga siwa, we need to be found trustworthy. Di ba? Lagi inuulit-ulit sa atin yan, 1 Corinthians 4:2. Di ba? Now, ano po ang mga kailangan natin gawin? Anong responsibilidad natin? Ito, una, simple A, B, C, D, E. Huwag niyo kalimutan na, A, B, C, D, E. Una, acquiring. Acquiring. Bakit acquiring? Listen. Sabi ng Bible, if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Pinag-usapan dito paano tumulong sa mga balo. Ang sabi niya, kung kayo mismo, hindi niyo mapangalagaan ang sarili niyong pamilya. Sabi niya, mas masahol pa kayo sa mga hindi na tagasunod ni Kristo. So binata, dalaga, yung tatay lalo na, nanay, everybody must learn how to provide for the family. Now, paano yan? Since God is the owner and God is the controller and provider, ito ang huwag natin kalimutan. Sabi, kung magpo-provide ako, paano? Hindi ko na nga alam paano kukuha ng pera. Eh, mali nga. Eh, kailangan nga maintindihan natin tatlo. Tingnan nyo ha. But you shall remember, ayan, the Lord your God, for it is He who is giving you what? Power to make wealth.
Sino magbibigay ng kapangyarihan? Si God. That He may confirm His covenant which He swore to your fathers at least to this day. Lalo maintindihan mo lalo yung paano nyo sa Diyos, then you understand. Si Diyos, si God pala magbibigay eh. Kaya naman, be faithful. As it is our responsibility. Anong faithfulness? That we are to give or to do our work heartily. Kung tapat tayo, whatever it is now that we have, tapat tayo dapat dyan. Do our work heartily for the Lord, not for people. Now, anong sabi ng Lord? Magpakasipag ka. Acquiring. Acquiring what? Wisdom. Magpakasipag ka. Acquiring skills. Kaya habang mga bata, habang nag-aaral kayo, pagpagalingan nyo na. Para pagdating ng panahon, magpagkakatiwalaan na kayo ng sarili nyo, eh, mapapaunlad nyo pa. Sa mga magulang, lalo kayo magbing masipag. Iba kasi, in love lang eh. Nagpakasal. Wala naman pang preparasyon. Ano ba? Sabi ng Lord, andyan na yung prinsipyo. Yung masipag, nagmasipag sa amin, maglilingkod sa kaharian. Pero yung mga tamad, diyan, mapapwersa silang utos-utusan na lamang. Now, hindi ko sinasabi mga utusan, eh, matangat-tamad. Hindi. Marahil, dala lang sila ng kahirapan na sila sinilang. Pero, you can improve. You can be better by trusting the Lord. Marami yung kilala na sila po ay nag-aral. Nag-aral sila at umunlad ang kanilang buhay. May mga kwentong janitor na naging abogado. Mga security guard na naging abogado. Naging teacher. Kaya, it is now up to us. Paano natin pangangalagaan yung binigay sa atin ng Diyos? Kaya, learn to acquire. Paano? Sabi ni John Wesley, earn all you can without injuring your soul, your body, or your neighbors. Basta't hindi mo sisirain ang kaluluwa mo, hindi mo sisirain ang katawan mo, at hindi mo aapakan ng mga ibang tao. Earn all you can. Kaya sabi ng Bible, maliwanag to, maging si Paul, sabi niya, pagka hindi nagtrabaho, huwag pakainin. Walang karapatang kumain ng mga tamad. Ayaw ng Diyos ang tamad. Kaya, let me read to you. Ito, parang mas stretcho. Poor is he who works with negligent hand. Ang mga tamad, yung mga hindi iniingatan ng kalamang ginagawa. Yung iba nagtatrabaho pero hindi nag-iingat. Negligent. Pero sabi niya, but the hand of the diligent makes rich. Pinag-iingatan ng kalamang ginagawa, pinagmamabuti ang kalamang ginagawa, kaya sila umuunlad. Kaya magtataka tayo, Lord, ba't naghihirap ako? Kawawa naman ako. Hindi, huwag mong dayain ang iyong sarili. Kaya iba nahuhulog sa mga budol-budol, yung mga get-rich-quick schemes. Now, gusto nyo, dahil God ang owner, God ang provider, God ang controller, pakinggan nyo ito ha, huwag nyo kalimutan. Para hindi ka mabudol-budol, sa Diyos ka humagulgol. Sa Kanya ka lumapit. Bakit? Dahil ang trabaho ay regalo ng Diyos. The ability to work, the ability to earn, the ability to wake up every morning is from God. So let's use our work as worship before the Lord. Kaya nga ho, ang pagtatrabaho ay hindi sumpa. Regalo yan ng Diyos sa atin dahil papano na kung wala kang kakayanan magtrabaho. Kaya gamitin mo itong pagsamba sa Diyos. Pagsamba sa Diyos. Yung ginagawa mo, i-offer mo kay God. Okay po? Now, ang pangalawa, letter B. Budgeting. Budgeting. Bakit importante yung budgeting? Sabi nga ho, ni Pastor Joby kanina umaga, live below your means. Yan ay napaka-importanting bagay. Kaya, paano malalaman yung means mo? Una, para mag-budget ka, ako bilang accountant, mag-record ka. I-record mo yung mga, ano i-record mo? Ano meron ka ngayon? Ano, magkano utang mo? Yan, magkano kinikita mo? Tapos, saan ito pumupunta? I-record mo. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, sa Proverbs, know well the condition of your flocks. Kasi yung flocks, para yan ang kalang yaman eh. And sabi niya, alamin mo na mabuti. Nasabing ganun, no. As in, ilista mo. Paglista mo, di ba? Paglista mo, babudgetin mo na. Paano yung means ko? Paano malalaman ito yung means ko? Since God owns everything, bago mo i-dispense yung pera, dahil pag-aari ng Diyos yan, simulan mo yung kay God. Kasabi ng Bible, anong una? Sabi sa Proverbs, honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. Sa unang ani mo, yung unang bahagi, ibigay mo kay God. Sa tawag dyan sa atin, sa mga ibagamat iba-iba ang pananaw ng mga tao dito, mga Bible scholars, ay tungkol sa tithing. But para sa akin, dapat nyo maintindihan, yung sinabi sa lumang tipan, when it comes to say tipan, yan ay parang covenant. Yung covenant ng law para ka maligtas. Pero may mga practices, mga moral teachings, na sinasabi ng Panginoon Diyos na ituloy mo. Hindi sinabing wala na yan, hindi natapos yan. Halimbawa lang, na, common na sa bagong tipan na tayo.
wala na yung do not murder, pwede na tayong pumatay. Hindi. Kasi ang idea pa rin yan is love. Now, yung tithing principle, bagamat hindi ito yung ating main topic ngayon, eh papakita ko lang sa inyo yung bakit mahalaga to. Yung tithing principle, we honor God. Ulit, di ba? Honor. Hindi basta, oh yan, isang pumo. Hindi. We honor God by giving the first of all your produce, yung first 10, by principle. Hindi natin maintindihan fully bakit 10%, kasi sa Israel, umaabot pa ng more than 33% ang tithes nila. No? Pero, yung 10%, kahit before the law, pinakita yan na si Jacob, si Abraham, nagbigay ng 10. Now, they honored the Lord by giving their 10. So, ganun din ang sinabi niya sa Malakay. Sabi ng Panginoon Diyos, bring your whole tithe into the storehouse so that there may be food in my house. Test me now in this. Bakit importante yan? Kapag tayo naghihirap, wala na tayong pera, ang una natin tinatanggal, yung sa Diyos. Dapat, yun ang una nating iset aside, it ibigay sa Diyos. Kasi yun ay beyond your means na pagka sinama mo pa yun. Una yan sa Diyos. Sabi niya, eh, kulang nang ako. Mamaya, papaliwanag sa'yo, papakita ko sa'yo. Parang ganito. Hindi ka kukulangin. Sabi niya ng Panginoon, test me now in this. Now, imagine ninyo ganito. Ilagay natin sa gantong kalalagayan. Imagine ninyo, wala kang kapera-pera, sabi ng isang negosyante, oh, bigyan kita ng trabaho, bibigyan kita ng negosyo. Ano bang kaya mo? Okay, bibigyan ko sa iyo, ito lang ang deal natin. Lahat ng kikitain, iyo. Basta ibigay mo na sa akin, ibalik mo na sa akin yung 10% ko. Okay? Yun lang, 10% lang. Di ka ba lugi niyan? Parang, ako, tatrabahuin ko, lahat, kapital, iyo. Tapos pati pwesto, ikaw lahat. Tapos bibigyan ko lang sa iyo, 10% sa kita. Oh, yun lang. Oh, hindi. Ito yung halimbawa, 10,000. Oh, yan. Binigay ko sa iyo. Kita mo. Oh, akin na itong 1,000, sa iyo yan. Hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. But that principle just tells us, siya pa rin ang may-ari ng lahat ng bagay. Are you following? At nagtitiwala tayo na ang Diyos tapat siya sa kanyang part. Kaya sabi ng Lord, do you trust me? Na hindi ikaw magkikita ako. Kaya, ibigay mo sa akin yung 10%, ako nang bahala sa iba. Kaya naman, pati sa pagbibigay sa New Testament, mapapansin nyo, may instruction sila. Tingnan nyo instruction sa New Testament. On the first day of every week, each of you is to put aside, save as he may prosper, so that no collection need to be made when I come. So anong punto ng Diyos? Kung meron tithing, sakalang may giving. Yung tithing kay Lord, hindi niya sinasabing give to the Lord, hindi. Return or bring, dalhin. Kasi, kanya yun eh. Now, hindi kailangan ng Diyos ang pera natin. He owns everything. But He wants us to trust Him. Gusto niyang magtiwala tayo sa Kanya. At yun ang Kanyang paraan. Now, tatanong mo bakit ganun? Yun ang paraan niya eh. Anong gagawin ko? Kaya maging sa New Testament, yun din ang challenge si Paul sa kanila. First day pa lang ng every week, iset aside nyo na. First day pa lang. So, ibigay nyo na sa Lord. Now, ano pa sabi ng Lord? Ano bang prinsipyo yan, yung pagbibigay na yan? Yan ay prinsipyo ng partnership. Tingnan nyo ha. He who sows sparingly, he will also reap sparingly. And he who sows bountifully, will also reap bountifully. Anong picture niyan? Farming. Pag nagtanim ka, marami ka anihin. Kung parang binigyan ka ng binhe, ano gagawin mo dyan? Itanim mo. The more na itanim mo, marami kang aanihin. Now, ang tanong, are we partners with God? Kaya sabi ng Bible, pag nagbigay tayo, aside from bringing back the tithes, each man should give what he has decided in his heart to give. Walang padabog-dabog. Because God loves a cheerful giver. Cheerful giver. Maari sabihin niyo, eh, hindi na ako naniniwala sa tithing. Okay lang, huwag ka maniwala. Pero alam niyo po ba, yung mga taong naniwala, basahin niyo sa kasaysayan, mga taong nagbigay sa Panginoon Diyos, magugulat kayo. They started very poor. Si Crowell, founder ng Quaker Oats, started giving to God. 10, then 20, 30, 40. William Colgate, founder ng Colgate Palmolive Soap, di ba? Anong sabi niya? Started with 10, 30. Pataas ang pataas. Procter and Ivory Soap fame, ganun din. Si A.A. Hyde ng Mentholatum, Henry Delaney ng Resonol Ointment, Matthias Baldwin, founder ng Baldwin Locomotive Industry. Lahat ng mangyan, they started tithing. Si J.L. Kraft, amazingly, they followed the way of the Lord. They may have not fully understood it at first, na hindi na naintindihan ng todo-todo noong una, but they trusted God.
Alam nyo, I'm telling you this because I knew. Di even sa aming pamilya, nakita namin how God faithfully accomplished His promise. Hindi ka magbibigay dahil yayaman ka. Hindi. Doon pa lang nagbigay ka na, ang yaman na ng pakiramdam mo. Kaya doon pa lang, alam mo na. Kaya sabi niya, eh paano pa pagtatagpuin yung mga pangailangan ko? No? Sa English, how can I make both ends meet? Gusto niyo malaman? Put Jesus in between. Magtatagpo yan. Let Him handle your ends. And God will take care of the rest. You know why? Because He owns, He gives, and He is our controller. Now, just to give you a very good example, George Mueller. Imagine, si George Mueller, living by faith. Now, amazing, nagkaroon ng mga orphanages. Now, alam niyo bang ang kanyang ginawa? Isang araw lang ha, daming mga bata papakainin. May mga plato na. Nag-pray ng almusal, niwala pang pagkain sa plato. Sabi niya, Lord, eto na yung plates, eto na yung cups, eto na yung bowls. Lahat na sa lamesa na. Lahat empty. Walang pagkain. Ito sabi niya, inipon niya mga bata. Now, mga anak, let's eat. Sabi niya nun, let's pray. Dear Father, thank you. Thank you dahil ikaw ang nagpakaloob ng lahat ng aming kakainin. Pero pagkatapos ng prayer, may kumatok. Yung isang baker, hindi makatulog. Sabi ng Lord, mag-bake ka ng tinapay para sa orphanages. Kaya nag-aga-aga 2 a.m. nag-bake. Ma'am, yung konti, pagkatapos mag-bake, meron na namang kumatok. Ito naman, yung nagtitinda ng gatas. Yung nagtitinda ng gatas, nasiraan ng karwahe. Kaya, anong ginawa niya? Dahil nasiraan, sabi niya, ito na lang mga gatas, hindi ko naman ito madideliver, mabubulok lang. Kaya, inyo na. The Lord provided. And He faithfully provided sa buong buhay ni George Mueller. Anong ibig sabihin? Put God first. Ilagay mo siya una. Kaya seek first His kingdom and His righteousness. Walk with the Lord. Then, yan ang natitira. Yun ang means. So, below your means, doon ka mag-ano. Paano ko magagawa yan? Yun yung letter C, contentment. Kaya sabi ng Bible, godliness actually is a means of great gain when accompanied by what? Contentment. Ano ibig sabihin ng contentment? Tinuloy niya. Sabi niya, if we have food and covering, with this, we shall be content. Yun lang meron tayong masuot na damit, pagkain, okay na yan. Huwag na tayong magagat ng marami pang bagay. Ang yaman-yaman natin mga Christians. Kaya nga, paano tayo hindi mayayaman? Tingnan nyo naman, yung isang mamang mayaman, owing no tax, sobrang yaman. Yung tax auditor, pupunta sa kanya, a poor servant of the Lord, to determine the amount of taxes na kanyang dapat bayaran. Sabi niya, anong property mo? Sabi ganun, I'm so wealthy, sabi ng Christian. Mayaman ako. Sabi niya, sige, pakilista mo ang lahat ng yung yaman. Una, meron akong buhay na walang hanggan. Meron akong mansyon sa langit. Meron akong kapayapaan na hindi kaya ipagkaloob ng mundo. Meron akong kaligayahan na hindi mo maipaliwanag. Sabi niya, at meron akong pag-ibig na hindi nawawala. At meron akong tapat na asawa. At meron akong kalusugan, kasiyahan, at masunuring mga anak. At meron akong mga mabubuting kaibigan. Meron akong mga awitin sa gabi. Meron akong korona sa langit. Meron akong tagapagligtas sa Jesucristo na nagsusupply ng lahat ng aking pangailangan. Walang magawa yung tax auditor, sinarado na lang kanyang aklat. Sabi niya, tunay ngang napakayaman mo. At kaya lamang, hindi ka subject to taxation. Wow! We are so rich if you only know what you have, what we have as Christians. Kaya nga ang hamon ng Diyos sa atin, we need to be faithful stewards of Him. So how can we now use the money? Be discerning. Letter D, be discerning. Paano yun? Bago ka pumindot ng iyong cart, you check your heart if it is aligned to God's heart nang hindi ba attack ang iyong heart. Na, naintindihan po? Importante ho yan. So, discerning. Gayahin mo yung mga ant. Sabi niya, go to the ant, you lazy one. Observe its ways and be wise. Which having no chief, officer, or ruler, prepare its food in the summer and gather its provision in the harvest. Tuwing merong ang kikitain, para below your means, unahin mo na rin yung savings mo. Savings. Savings for what? For emergency or investment purposes. Di ba? Yung savings, pang emergency or save, ano, event, investment purposes. Importante yan. Pag investment, ibig sabihin, pag nagbabudget ka, inaalam mo yung purpose ng Diyos at ano yung mga paggugugulan mo ng direksyon.
Diba? God will give you wisdom. Remember, He owns everything. He is the controller and provider. Ang sunod, without consultation, plans are frustrated, but with many counselors, they succeed. So anong ibig sabihin yan? If you want to be discerning, magtanong ka, humingi ka ng mga payo. Humingi ka ng payo, paano mong tamang investment, tamang pagtitipon, magpapaturo ka. We must be willing to acquire those wisdom. We must be willing to, as in, be discerning. Kaya nga, discerning also in terms of debts. Ang debts, sabi niya, emergency and based on our capability. Bakit importante yan? Listen to this advice. As much as possible, owe nothing to anyone except to love one another. For he who loves his neighbor has fulfilled the law. Napakahalagang, huwag dating kaligtaan yan. Hanggat maari, huwag kayong mangungutang. Hanggat maari, at pag may utang, bayaran agad nang hindi lalong lumaki. Ngayon, paano nga wala na akong pambayad? Takbo sa tatay! Takbo sa tatay. Baka naman ma-misinterpret ninyo ako, ha? Hindi masama mangutang, ha? Hindi masama. Basta magbayad ka lang. Ang masama, hindi nagbabayad. Maraming tao kasi nangungutang, hindi nagbabayad. Kaya ho, yun ang masama. Paano ko magbabayad kung hindi ko na kaya? Una, magpakumbaba ka sa Diyos. Kung anong mali mong pagkakagamit ang pera. Pangalawa, sa mga pinagkakautangan mo. Tapos bigyan mo sila ng plano on how to pay them. Yan ang mga sample. So, isang turo ni David Ramsey is sulat mo lahat ng pinagkakautangan mo. Sulat mo lahat. Tapos mula sa pinaka-konti hanggang sa pinakamalaki. Nang tinan mo anong payment scheme mo, ba monthly. Unahin mo ng bayaran. Pag may extra ka na, bayaran mo agad. Agad. Yung pinakamaliit. Para matapos na siya, yung pinambabayad mo doon, ililipat mo sa pangalawa. Para maubos yung utang mo. God will teach you what to do. Basta every time you take extra money, bigay mo kagad. Huwag mo isipin bumili. Tiis ka na muna. Ibenta mo kung meron ka maibibenta para wala kang utang. And finally, my friends, enjoyment. Yes. Hindi naman humasamang mag-enjoy. Bigay ng Diyos yan eh. Tinasabi ng Lord, instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God, who richly supplies us with all things to enjoy. Ang idea ng Diyos sa pera, wag tayo mag-dwell ng pagtitiwala dyan. Sa Diyos tayo magtiwala. Now, para mag-enjoy, tandaan nyo ang mga saltang ito. Bago mamili, pray before you pay. If it is God's will, it is God's bill. Kung kaya unahin natin ang will ng Diyos at bahala si God dyan. Then to enjoy, gamitin mo kung anong meron ng binigay sa iyo ng Diyos. As long as wala ka ng utang, as long as wala kang pagkukulang sa Diyos, enjoy. And sa mga panahon na to, napakahirap, di po ba? Relax ka lang. Just be faithful and the Lord will multiply that. Remember, 5 loaves of bread, 2 fish, minultiply ng Diyos. You see, friends, nothing is impossible with Him. Now, allow me to end with this. Meron pong isang lalaki na nagtanong kay Jesus Christ, Lord, how can I inherit eternal life? Ang sagot to sa kanya ng Panginoon na ito, simple lang. Sabi niya, ano sinasabi ng Bible? Sabi niya, ginawa ko na hulat yan. Now, I cannot go to the details of that particular thing, but ito malungkot. Sabi Lord, okay, isa lang kailangan mo. Ibenta mo lahat ang iyong mga ari-arian, ibigay mo sa mga mahirap, listen, you follow me, sabi ni Jesus. At nung narinig yun ng mayaman, ato sabi niya, but when he had heard these things, he became very sad for he was extremely rich. Ulitin nga, he was very sad and he was extremely rich. Kahit anong yaman mo, kapag ang kapalit mo ay si Jesus at tinanggihan mo si Jesus, for sure, you will be very, very sad. Maraming tao na sobrang practical na wala na yung kapangyarihan ng Diyos, yung opportunity to experience God's miracle. Listen, follow God's ways and you will see that He will always take care of you.
hindi ka niya pababayaan. Huwag mo ipagpalit ang eternity sa pansamantalang yaman. Katulad ang nangyari sa mayamang lalaki ito. He was very rich, extremely rich, but he was very sad. Kapatid, gusto mo bang walang pagsisihan sa larangan ng pera? Alamin mo ang role ng Diyos sa buhay mo. Does He play the major role in your life? That is the owner, the controller, and the provider. And be responsible in your acquiring, in your budgeting, in your contentment, in your discernment, and in your enjoyment. Be responsible before God. Tayo pong lahat ay umuko sandali at pumikit. Mga kapatid, hindi ko alam anong pinagdadaanan mo sa salapi. At isang bagay lang totoo. Kung nagkamali ka, lapit ka sa Diyos. Hangad ng Diyos, tulungan ka. At walang imposible sa Diyos. Maaring sabi mo, ang konti na lang nito, Panginoon. But with the little things that you have now, entrust them back to God and ask God to help you multiply it. The God who can multiply 5 loaves of bread and 2 fish para magkasya sa 5,000, siya pa rin ang Diyos na kayang pagkasyahin ang maliit na bagay na meron ka. Siya ang lapitan mo. Ang tanong, siya ba ang Panginoon mo? Kung hindi siya ang Panginoon ng buhay mo, siya ang pagsundan mo, siya ang paglingkuran mo. Hanapin mo ang kanyang kaharian, hanapin mo ang kanyang kalooban, at hindi kanya pagkukulangin kahit kailan. Isuko mo ang buhay mo by saying, Lord Jesus, patawarin niyo ako na ginudyos ko ang pera, na sa tuwing ako'y nagigipit, Panginoon, kayo ang aking unang pinakaligtaan. Panginoon, patawarin niyo ako na masyado akong abala sa paghanap ng salapi. Sa halip na hanapin ka at ikaw ang tunay na magkaloob ng kakailanganin namin sa salapi. Salamat po, O Diyos, na kayo ay hindi lamang nagpapatawad dahil kayo ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na magmuli upang ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ay maging totoo sa amin, maging sa pangangalaga ng salaping ipinagkatiwala niyo sa amin. Salamat po, Panginoon. Binibigay ko sa inyo ang buhay ko at gamitin niyo ako para sa kalwalatian ninyo. Salamat po, aming Ama. Ngayon naman, pinapipray ko, Panginoon, ang bawat sa amin. Lord, allow us to be faithful stewards of the finances that you've entrusted to us. Lord, that we may always put you first in everything, especially in the use of the money that you've entrusted to us. Be glorified, O God, in every family we represent. At hiningi ko po, Panginoon, na kaming lahat ay maging tapat hanggang sa kahuli-hulihan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Amen. At amen. Mga kapatid, kung natulungan kayo ng mensaheng ito, inaanyayahan ko kayo to connect with us. I-click niyo lang po yung link ng magkaroon tayo ng connection, no, sa isa't isa. At kung nais po ninyo makita at makilala kami agad, abay, pamasyal ho kayo sa aming Welcome Center online. Yan din po, ito po yung ating link para ho makapasok po kayo sa Welcome Center online. At yaman din lamang ito po ay available on demand. May I encourage you? Hinikayat ko kayong i-share niyo po ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, mga mahal sa buhay. Baka matulungan po rin sila sa bagay po ng salapi. Now, iniisip ko niyo po, baka marami pa pong bagay na pwede niyong gawin pagdating sa pera, but I just challenge you na mag-aral pa ho tayo. We have that in GLC also. Kaya just connect with us para magkaroon tayo, magkatulungan tayo sa bagay na ito. Ngayon, hindi pa tayo tapos. Meron pa ho tayong mga discussion questions at fast track para baka may mga tanong kayo na matutulungan kayo na masagot sa pagitan ng ating fast track mamayang kaunti. Maraming salamat po and God bless us all.